7 AM. Yun ang oras na bumungad sa akin. Pagkasipat ko sa malaking wall clock na nakasabit sa pader sa harapan ng aming kama. Binaling ko ang tingin sa tabi and I found the space empty. Naalala ko si Alex. Nasaan siya? Sinilip ko ang sarili ko sa ilalim ng kumot. And to my surprise, nakabihis ako. Ang pagkakaalala ko kasi, hindi ko na nagawang makapagbihis kagabi. Gawa na masyado na ako napagod matapos ang dalawang round na hiningi sa akin ni Alex. Though, to be fair with him, hindi naman talaga niya ako hinayaang gumalaw. In fact, siya lahat ang kumilos. Di gaya nung una namin lovemaking. This time, mas maingat siya sa akin. But I must admit, mas nag-enjoy ako ngayon. Marahil dahil kahit papaano ay may kaunting connection na kami sa isa't isa. Sa pag-aakalang pumasok na ng trabaho si Alex, nagpa siya na akong bumangon na para magkape. And at the same time, mag-explore na rin ng bahay niya. Paglabas ko ng silid, ay agad ko na ulinigan ang ingay sa bandang kanan ko. Pinihit ko ang tingin at natagpuan ko ang isa pang pintuan. Medyo nakaawang yon, at mula roon, dinig ko ang malinaw na paglagaslas ng tubig. Alex? Ikaw ba yan? Saka nilapitan ko ang pintuan. Dahan-dahan na tinulak ko yon at hindi nga ako nagkamali. Si Alex nga. Nakatayo siya sa gilid ng lababo at naghuhugas ng kamay. Ngunit maliban sa ginagawa niya ay higit na umagaw ng pansin sa akin ang suot niyang apron. Nakasuot yon na walang suot pang itaas. Well, naka-boxer shorts naman siya. But still, I found his look very funny. Dahilan para mapabunhalit ako ng tawa. Alex, what the hell are you doing? Pigilan tawa kong nilapitan ko siya. Good morning. Nakangising bati niya, sabay hila sa akin at yakap na rin. Binigyan niya ako ng mabilisang halik sa labi bago marahang giniya ng upo sa six-seater niyang dining table. Sakto ang pagdating mo. Kaluluto ko lang ng breakfast. Saglit siya lumayo at tinungo ang cupboard. From there, kumuha siya ng mga plato at kubiertos. Nagluluto ka? Obvious ba? Kaya nga ako naka-apron, di ba? But mukhang di yata kita na-impress at tinawanan mo lang ako. He pouted bago binaba ang plato at kutsara sa harapan ko. Hindi naman sa ganon, nakakatawa kasi yung outfit mo. But in fairness, ang macho mo sa apron na yan. Naglapag siya ng isang bandehadong fried rice with mixed veggies. Sunod, nagtabi siya ng fried tofu and scrambled egg. Looks yummy, pero may kulang. What? Nasaan ang coffee ko? No coffee for you. Juice na lang ang inumin mo. Mas healthy yan. Sumimangot ako. But I don't start my day without coffee. Buntis ka. Bawal na sa'yo ang kape. Inabot niya ang plato ko at sinalinan ng fried rice. At sa muna kuhang yung ideyang yan, eh wala naman sinabi yung doktor na bawal yon. I Google it. Simula ngayon, kakain ka na ng matino. No more junk foods. Gaya ng corned beef at lumang tinapay na nakita ko sa kondo mo. Napanganga ako. Wow, hindi ko alam na health conscious ka pala. Kung sa bagay, kita naman sa katawan niya. Sa muscles pa lang at ganda ng body build niya, halatang priority niya ang healthy living. Actually, it's our family tradition to eat healthy and homemade food, especially my mom. Strictly organic siya sa lahat ng pagkaing iahain sa amin ni dad. Though, hindi ko naman namana yung organic thing, basta hindi lang processed food and too artificial meat na pwede sa akin. Tinaas niya ang hawak na kutsarang may lamang fried rice at sinubo sa akin. Nakakailang pero nagawa ko naman tanggapin yon. And in fairness, kinilig ako. Okay. Speaking of your mom and dad, nasan nga pala sila ngayon? Hinahalukay ube na ang sikmura ko sa kilig. Kaya bago pa ako mabulunan, minabuti kong ibahin na muna ang topic. Nasa Maldives. Did I told you my father had a mild stroke? A couple of weeks ago? Hindi. But narinig ko nga ang balitang yan sa boss ko. Base sa kanya, yan din ang dahilan kung bakit nandito ka sa Pinas. Oh, so naichismis na pala ako. Marahil galing kay Jacob yan. Anyway, yun na nga. My father had a stroke. And thanks God, nakaligtas naman siya. Actually, bala ko sanang ipaalam sa kanila ang tungkol sa atin at sa magiging apo nila. Para kako mas ganahan ng papa na gumaling ka agad. Ano? So ipapaalam mo na? Bigla, ninervyos akong tinitigan siya. For now. Hindi pa siguro. Naisip ko baka maabala ko ang bakasyon nila at maputol ka agad. Kaya kasi nagugustuhin nila lumipad dito para ma-meet ka. Knowing na excited sila magkaapo, baka bukas nandito na ama ngayon. Nakahinga ako ng maluwag. One thing for sure,
Hindi pa ako ready mamit ang kanyang magulang. Isipin ko pa lang ang pagkaharap namin ay nininerbiyos na ako. Ano pa kaya kung personal na? Mabuti sana kung ordinaryong tao lang ang mga magulang niya. Hindi ko alam. In spite of my own built confidence, feeling ko hindi ako deserve sa anak nila. Pagkaalis ni Alex sa condo, finally, nagsing-in na sa akin ang bagong mundong ginagalawan. Sa tulad ko na sanay mamuhay mag-isa, hindi ko maiwasang hindi manibago. But then, ginusto ko to eh. I agreed with this setup, and I don't have any choice but to face the consequences na kalakip ng pagsasama naming ito. May ilang minuto din ako nagalugad ng unit niya bago nagpa siyang bumalik na ng kwarto. Naalala ko, nasa maleta pa pala ang mga gamit ko. Medyo may karamihan na mga yon, kaya naisipan kong ayusin na hanggat hindi pa ako sinusumpong ng morning sickness. I went inside of the room nang mabilis kong chinek ang two-door walk-in closet niya. Thankfully, maluwag ang walk-in closet ni Alex. Kasalukuyang pinupuno ko na ang drawer nang biglang magring ang phone ko. Sandali ko munang inihinto ang ginagawa at kinuha ang cellphone. Ang akala ko ang boss ko ang tumatawag, cause I already sent a message to him na babalik na ako ng trabaho bukas, pero nagkamali ako. Hindi si Gerald, kundi si Francesca pala ang tumatawag. Kabado man, sinagot ko pa rin ang tawag. Francesca, napatawag ka? Umayos ako ng upo sa gilid ng kama. Yes, I'm just excited to tell you my good news. Good news? Yes, remember? Yung problema na sinabi ko sa'yo last time about my delayed period. Oh, yeah, so anong good news doon? Don't tell me, buntis ka din. Aksidenteng na ibulalas ko. Anong buntis? Hello? No. I did a PT and thanks God, negative. False alarm lang. Dahil kinabukasan din, nagkaroon na rin ako. I'm safe, Bess. Oh, that's good. At least ligtas ka na. Shit, buti pa siya. Eh ikaw, kumusta ka? Ako ba? Okay naman. Hindi ko alam pagkatapos ko marinig ang good news niya, bigla para akong naduwag na magtapat. Nakaramdam ako ng panibugho and I can't help but to feel jealous about her. But parang andaya, parehas lang naming ginawa pero bakit ako lang ang napuruhan? This is not fair. Napatiimbaga ako. Huy, andiyan ka pa ba? Oo, may sinasabi ka ba? Shit, na-space out na pala ako. Oo, tinatanong kita kung free ka this weekend. Bahal kong umuwi. You know, I want to celebrate this second chance na binigay sa akin ni Lord. Naisip ko na magbora kaya tayo. Don't worry, sagot ko lahat. He sounds so excited, which is taliwas sa tunay na nararamdaman ko ngayon. That sounds a good idea, pero kasi napakagat ako ng labi. Pero ano? Ano kasi, hindi ako pwede lumabas ng gaya ng dati. Bakit naman? Humigpit ang pagkakahawak ko sa cellphone. Francesca, may ipagtatapat ako sa'yo. Ipagtatapat? Ang totoo niyan, sinunod ko ang payo mo na mag-PT din ako. So anong result? Sandali akong huminto at humigop ng hangin. Francesca, positive siya. Inabot din ng isang oras kalahati ang usapan namin ni Francesca sa telepono. Kung hindi pa nalobat ang phone niya, eh wala pang plano itong magpaalam. Hindi pa rin siya makaget over sa balitang buntis na ako. Kahit ilang beses ko nang naipaliwanag sa kanya ang lahat, still hindi pa rin siya makapaniwala. Eksakto, pagkababa ko ng phone ay siya naman tawag ni Alex. He's been sending me sweet messages the whole time na magkausap kami ni Francesca. Hindi ko siya ma-replyan, kaya heto, hindi na ata nakatiis at tumawag na. Hello? Nasaan ka? Kanina pa ako nagme-message sa'yo. Hindi ko sumasagot. Nandito ako sa bahay. May kausap lang ako kaya hindi kita nasagot. Sino? Ang boss mo? Is he missing you again? Naikot ko ang mga mata. Ito na naman siya sa pagiging seloso ko no. Though, I found it cute. Still, hindi ko pa rin maiwasang mairita. Ewan ko ba? Feeling ko kasi parang OA na. No, si Francesca, kaibigan ko. Oh, okay. So, anong sabi niya? Wala naman, nangungumusta lang. Did you tell her? Oo, she wants to talk to you. Pero ang sabi ko, nasa work ka, kaya next time na lang. Oh, I can smell a serious interrogation. Parang gusto kong kabahan na. Buti naman, alam mo, kaya mag-ready ka na. Yeah, I know. Anyway, lagi naman akong ready.
Pauwi ka na ba? Kamunti ka na ako mabulol. Sa daming pwedeng itanong, umuwi pa talaga? Bakit? Namiss mo na ba ako? He asked sexily. May bahid yun ng panunuyo. Dahilan para mag-init ang tenga ko sa sobrang hiya. Shit, I'm getting too obvious. Hindi to tama. Hindi no, miss na agad? Hindi ba pwedeng kaya lang kita tinanong kasi baka gusto mo magpaluto or something? Kanda utal ko. Nagpakawala siya ng malutong na tawa. Hey, mahirap ba sa'yo nasabihin mismo na ako? Hindi naman. Eh kasi napaka-OA naman kasi ng statement na yon. Gayun dalawang oras pa lang tayong di nagkikita. Oh, so OA na pala ako. But it's fine. Kung OA man ang tawag sa pagiging in love, I'll be happy to be one. Sa buong buhay ko as a 39 years old guy, ngayon lang ako na-excite umuwi galing trabaho. Totoo nga ang sabi ng mga katrabaho kong may asawa na. Iba ang saya kapag alam mong may naghihintay na special na tao sa iyong pag-uwi. At first, I found it very OA. But now that I'm into it, napatunayan kong totoo pala ang lahat ng yon. And honestly, I'm fucking loving it. Dahil dito, mas lalong tumindi ang pagnanasa kong pakasalan si Rain. Rain gave me another reason to live and I can't wait to build a family with her. Pagdating ko sa penthouse, maingat kong binuksan ang pintuan. Dala ang mga pasalubong kong flowers at chocolates, ay maingat akong pumasok. Tahimik ang buong living room nang dadnan ko ito. Pero bago pa ako magpanik, I decided to check the kitchen. Nakarinig kasi ako ng paglagitik ng knob, as if parang may nagbukas ng kalan. Nagluluto siguro siya. Maya pa'y dinala na ako ng aking mga paa sa bukana ng nakabukas na kusina. At doon, natagpuan ko ang babaeng kumumpleto ng buhay ko. Matapos mailapag ang mga dala sa mesa, ay dahan-dahan ko siyang nilapitan. At dahil nakatalikod siya sa akin, madali ko na ipalupot ang braso ko sa kanyang bewang at agad hinila siya sa aking dibdib. Definitely, nagulat ko siya ng husto. Pero bago pa siya magprotesta, ay mabilis ko na siyang hinalikan sa labi. Dahilan para agad siya magsubside at kalaunay, tumugon na rin ng halik. She smells like a fried bacon and egg, but she tastes like honey for me. Sinabi ko sa kanya pero kinurot lang niya ako at tinulak palayo. Pero dahil na-miss ko siya ng husto, pinagpatuloy ko lang ang pagyakap ko sa kanya likod kahit ayaw niya. Ewan ko ba, I really enjoy teasing her, lalo na kapag nakikita ko nanunulis na ang nguso niya. Then, naalala ko na buntis nga pala ang baby ko. At sa takot na baka sumpungin siya ng mood swing, ako na mismo ang tumigil. Kumain na kami ng tanghalian. Though, kahit fried bacon lang at scrambled egg, still hindi ako nagatubiling purihin at i-appreciate ang luto niya. Again, she blushed at kinurot ako. Ikapan niya, napakabulero ko raw. Gayong puro prito lang ang ginawa niya. Todo irap siya sa akin. Kaya naman bago ko pa masira ang mood niya, minabuti kong ibigay ang mga pasalubong ko sa kanya. Luckily, tinanggap niya. After the meal, ako na nagpresentang mag-ugas ng mga pinagkainan namin. Habang siya naman ay nagtuloy na ng kwarto para uminom ng kanyang medication. Dalang isang baso ng gatas para sa mahal ko. Sumunod na rin ako nang pasok sa kwarto. I found her busy watching TV habang nakasandal sa headboard. Nilingon niya ako. Namilog ang mga mata niya nang inabot ko sa kanya ang gatas at nakangiting tinanggap niya ito. Napaka-sweet mo. Salamat. Bulong niya sa akin matapos ko siyang tabihan at sumuong sa blanket na pinagsaluhan namin. Walang anuman, para sa'yo. Always and forever. Bulong ko, pagkatapos ay hinalikan ko siya sa kanyang noo.